Yo, what's up mga katek? Magandang araw sa inyo. Sa video na to, may trouble tayo sa swimming pool. Ang trouble niya, sira yung float valve nung sa balancing tank. So, kung interesado ka sa topic natin ngayon, eh dyan ka lang at ipagpatuloy mo lang ang panonood mo. Una sa lahat mga katek, itong pool na ito trouble natin, gagawin natin is ang tawag nito ay overflow swimming pool. So, ginagamitan siya ng balancing tank. At kung mapapansin nyo yan, puti na yan, yan ang gratings niya, yan yung gutter niya. So, dyan nag-overflow yung tubig. Kasi sa swimming pool, merong dalawang klase. Merong overflow pool at meron din skimmer lang na ginagamit. So, yung overflow swimming pool, ginagamitan siya ng balancing tank. So, medyo mabusisi yung overflow swimming pool kaysa sa skimmer swimming pool lang. So, since ito yung trouble natin ngayong araw, ito yung ginawan ko ng video. Itong swimming pool na to na may overflow at balancing tank. So, tinawag ito sa akin ng opisina, pinargent sa akin kahit na malayo kasi na-notice daw ng may-ari na tuloy-tuloy yung pasok ng tubig sa balancing tank. So, pagka tuloy-tuloy yung pasok ng tubig sa balancing tank, sa makeup water niya, so, ibig sabihin, tuloy-tuloy rin yung andar ng water pump niya papunta sa makeup water. So, doon niya na-notice na tuloy-tuloy yung daloy ng tubig sa loob ng balancing tank. So, pagpunta ko doon sa site at na-check ko yung pool, oo nga, tuloy-tuloy nga yung daloy ng tubig. So, nakita ko na wala na pala yung float valve niya. Yung float valve niya, switch, parang yung sa flush ng toilet nyo, meron din yan na float valve. So, pagka wala na yon at sira yun, tanggal, so tuloy-tuloy yung daloy ng tubig. So, ang mangyayari, mapupuno yung tanke mo. So, mapupuno yung balancing tank kung hindi ka agad ito naagapan. So, at least na nakita ko na yung problema niya. So, bago ako magpatuloy sa trabaho natin ngayon, bibigyan ko kayo ng maliit na overview para makasabay kayo sa ginagawa natin. So, okay, meron ako ditong papel at ballpen. So, idodrawing ko sa inyo kung ano ang system ng swimming pool at ano yung cycle niya at kung nasaan yung trouble kanina. So, una sa lahat, meron tayo dapat pool, swimming pool. So, yan, swimming pool yan. Pasensya na sa drawing ko. O yan, dapat, syempre, hindi mawawala yung tubig. So, yan ang pool. Yan ang swimming pool natin. Sunod, ito yung gutter. So, sulatan lang natin, gutter. Yan yung kanina na naglalakad ako na may gratings dyan na puti. So, nandyan sa ibabaw ng gutter na yan. So, pagkatapos, drawing naman ako ng balancing tank. So, ito yung balancing tank natin. So, yan balancing tank na yan, yan ang purpose ng overflow ng swimming pool. Kasi halimbawa, may pumasok na tao na sabay-sabay. Let's say, limang tao sabay-sabay pumasok sa swimming pool. So, aapaw ngayon yung tubig, tataas yung tubig na yun. So, yung tubig na yun, yung sobra na umapaw, pupunta naman ngayon dun sa gutter mo, sa may gratings mo. Dun mag-overflow. So, ngayon, pupunta naman ngayon yung tubig sa balancing tank mo. So, dun niya i-stack yung tubig para ibalik niya ulit sa swimming pool. So, ganun ang sistema ng overflow na swimming pool. So, kahit na umaon yung limang tao sa swimming pool lang sabay-sabay, so hindi bababa yung tubig. Kasi may stock na tubig eh. So, susuplayan niya ulit yung pool. So, hindi bababa yung tubig.
So, yun ang purpose ng balancing tank. So, kung hindi overflow yung swimming pool mo, tapos merong taong sabay-sabay na pumasok sa swimming pool, so, pagka pumasok yun, saan mapupunta yung tubig? So, matatapon yung tubig kung wala kang overflow. So, pag ahon nila, sabay-sabay silang umahon sa swimming pool, so, bababa yung tubig ngayon. Kasi walang supply ng tubig pabalik eh. So, wala siyang stock. So, ang tawag naman doon sa swimming pool na walang overflow ay skimmer pool. So, yun. So, meron na tayong float valve, pump, at saka filter. So, ganyan lang naman yung cycle niya. So, ayan, paikot lang naman yan eh. So, ayan, papunta dyan. Yung tubig, then, pasok sa filter. After pasok sa filter, so mapifilter yung tubig, may filtration na nangyayari. So, bago bumalik ng swimming pool yung tubig, ay na-filter na siya. So, malinis na yung babalik sa swimming pool. So, ayan, yan yung pipe niya, papuntang pabalik ng swimming pool. So, ganyan lang, mga katek, yung cycle ng overflow swimming pool. So, yan. Yan yung mga RTP or return to pool na tinatawag. So, dyan. Dyan yung mga butas. So, yan. So, dyan lalabas yung tubig galing sa filter. So, ayan yung RTP or return to pool. So, galing sa filter, so labas yan dyan sa RTP. Yan. So, dyan lalabas yung malinis na tubig na. So, ayan. Ganyan lang. Pabalik-balik lang yan. So, ganun lang. So, overflow dyan. Pasok sa balancing tank. Suction. Line. Pasok sa pump, discharge, pasok sa filter, then balik sa swimming pool. So, ayan. So, pwede naman tayong maglagay dyan ng make-up water na. So, mga additional na lang yan kung sakaling hindi gumagana yung float valve. So, sa kabila naman, pwede rin tayong maglagay ng overflow. So, kung sakaling puno na yung balancing tank, i-overflow niya lang yung tubig. So, pupunta lang yun sa drain. So, tapon na yun. So, speaking kanina, yung trouble natin, saan yung sira dyan? So, saan nagka-problema dyan? Ayun, syempre, yun na yung nakita natin na float valve. So, yun yung natanggal. Kaya, dire-diretso yung pasok ng tubig sa may balancing tank. Kasi yung float valve may simpleng mechanism yan eh. So pag walang tubig, bababa yan. Bababa yung bola, so papasok ngayon yung tubig. So pagka napuno na at na-reach yung level ng ball float niya, so, i-stop ngayon yung tubig. So, simpleng mechanism lang yun. So, yun yung purpose ng float valve. So, mahalaga yun. So, pag nawala yun or natanggal, so, dire-diretso talaga ang pasok ng tubig sa balancing tank mo. So, yan. Sinarado ko na muna yung valve niya para tumigil yung pasok ng tubig. So, punong-puno ang balancing tank niya ng tubig. So, ang gagawin natin is bawasan natin yung tubig sa balancing tank. So, patakbuhin natin yung pump natin. So, ayan. Tinapon niya. Iigupin lang naman yan. Itatapon niyan sa waste. So, ayan. Bumababa na yung tubig. So, ayan. Ang bilis.
bumaba ng tubig. Kasi dalawang pump yan eh, na naka-on. So, ayan. Lagay ko muna sa rinse para mabanlawan yung mga pipe dyan. Para hindi pumasok sa swimming pool pagka binalik ko na sa filter yung multiple valve niya. So, ito yung sira. Ito yung dahilan kung bakit wala siyang, ano, wala siyang screw. Nawala yung screw. Tumalsik siguro kung saan dyan. Hindi ko na mahanap kung nasaan eh. So, pwede pa naman natin siyang magamit. Hindi naman kailangan totally lahat palitan. So, actually, wala pa nga akong ano eh, screw eh. So, ito lang muna gamitin natin. Pansamantagal. So, hahanap muna tayo ng bolt-in nut dyan para makabitan natin yan. So, ayan. Temporary, meron muna siyang ganun. Phillips screwdriver. So, inon ko na ulit yung valve. So, ayan. Nandyan na yung ball float valve niya. So, ayan. So, mataas pa nga eh. Mataas pa nga yung tubig eh. Pero, okay lang yan. At, may tatapon naman yan dun sa overflow niya. So, kinabukasan, eto na. Kumuha ako ng screw na stainless steel. So, dinalaw ako na para sigurado kung maiksi ba o mahaba. So, nakalimutan kong kuha na ng sukat eh. So, ito, ang hirap nitong buksan kasi semento yan eh. So, kumuha pa ako ng ano, nagdala ako ng isang assistant para pagbuhat lang ng ganun. So, ayan. Patayin ulit natin at tanggalin ulit natin yan para mapalitan na natin at ma-install na natin yung screw. So, nandahil lang doon sa screw, nagkaroon ng problema yung balancing tank, di ba? Simpleng ano lang, simpleng dahilan lang. Ganon. So, ito, maliit na screw. So, tama lang pala to dito. Hindi na kailangan ng sobrang haba. So, ayan. Ganon lang. So, stainless steel ito. So, hindi pwede dito yung hindi stainless eh, kasi hindi yan tatagal. Kasi yung tubig dyan sa loob, may ano yan eh. May chlorine yan eh. So, kailangan stainless steel para hindi siya kalawangin. So, ayan, ganun lang. Simpleng mechanism lang. Pag meron tubig, tataas yung bola-bola niya. Pag wala, so bababa yan. At papasok naman ngayon yung tubig niya. So, magkakaroon ng makeup water. So, ganun lang ang trabaho niyan. Magaling nga eh. Simple lang eh. Parang sa toilet lang, di ba? So, ang mahirap lang dito kasi nakahiga ako. Hindi ko abot eh. So, kailangan mong ihiga yan. So, ayan. Ipitan lang muna natin. Daan-daan lang yung paghigpit nyo kasi baka ma-lost thread naman yung pinaka pipe niya dyan eh. Kasi plastic lang yan eh. Hindi yan GI. So, PVC lang yan. Yung nagkabit nito, nilagay isa PVC lang. So, ayan. Ipitan lang natin. So, ganun lang. Oh, mabalik siya, di ba? Kasi na-reach niya yung tamang level ng tubig. So, ito, may leaking pa nga eh. So, hindi ko siya sinasagad ng higpit. So, dahan-dahan ko lang inihigpitan siya. Kung may leaking, check ulit. Then, higpit ulit ng dahan-dahan. So, hindi ko siya binibigla para hindi siya masira. Medyo alanganin kasi yung sitwasyon natin eh. Nakahiga tayo tapos inahawakan kung mabuti yung panghigpit natin. Baka malaglag. So, mababasa tayo. Hindi tayo ready. May marami pa tayong pupunta na swimming pool. So, basa tayo niyan pag nalaglag tayo diyan o nalaglag yung gamit natin. So ayan, mga katek, ganun lang. So sana meron akong konting kaalaman na i-share sa inyo, na ibigay sa inyo. So yan na lang muna tayo sa ngayon. So maraming salamat sa panonood ninyo. Mabuhay kayo. At hanggang sa muli. Paalam.